Labas tayo na ubusan tayo ng asukal. Salay kasama ko. Diyan lang malapit lang yung tindahan. Bilhin tayo ng asukal. Siyempre magmamas tayo. But malapit lang. Kasi pagkapaglabas natin ng gate ay mayroong ang huli. Ang kulit ng kasama ko. Sana? Saan ka na? Yan o. Iniwan lang natin si Judge doon. Kasi baka may mga aso dito sa labas. Hindi siya marunong makipag-away. Baka mabigla siya. Kaso, paligid namin. Mga basura, kung ano-ano pinagtatapon. Nang baho nga dito. Pero ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Nakikidaan lang tayo. Oh. Sarado ang tindahan. Mukha rin kusali. Ay. Sarado ang tindahan. Kaya nandito tayo sa daan. Pupunta tayo sa pinakamalapit na tindahan. Sana meron silang asukal. Ito sa daan. Coffee. Coffee is life. So, bumili tayo ng kape. Malapit lang pala kami sa ospital. At saka sa sakayan. At saka sa, ayun o. Oh. At saka sa dental clinic. At saka kay Doc Manuel. At saka, dito ako sa daan. Pauwi na ako. Nagbibenta din dyan ng prutas. Meron din simbahan dito ng Jesus Christ of Latter-day Saints. Uwi na tayo. Maglalakad na tayo nyan. Lakad lang tayo ng lakad. Nakasalang na tayo ng ano, ng labahin natin. So, gusto rin yung magbahay ay magpa-tiles. Meron din kami malapit na pa-tiles. Hindi naman sa amin yan, no? Naikidaan lang tayo. Tapos, car wash. Ay. Tapos meron tayong malapit na salon. Malapit lang actually eh. Dito sa daan na to, mag-aantay ka ng masasakyan ng papuntang San Fernando or Manila kung meron ng available na bus. Kung hindi pa pandemic, dito lang nag-aabang papuntang Monumento or Caloocan. Tapos, meron na namang sambahan dito at saka yung kay resort dito na Chatuco. Ayan, nakikita niyo ba? Tapos tindahan na sarado. Dito nag-welding yun sila. Oo, pwede kang bumili ng kung ano man dyan na papawelding. Tapos maglalakad na tayo pa uwi. Dito everyday maglalakad, diba? Oo. Malapit lang naman tayo sa binilhan natin. Tapos, nakikita nyo yun. Nakikita nyo yung mangga na yun. Yung may brown na dahon. Hindi yan, patay na dahon na. Bagong dahon yung kulay brown. Katabi nun meron milk tihan. Tapos simbahan na naman ulit ng Baptist Church. Tapos yung likod ng bugumbilya na yun, dun sa may motor na dumadaan, yun ang shot ko. So uwi na tayo. Let's go home. Magkakape tayo, magkakape. Nasa bahay. Dito na tayo sa bahay. Dito tayo sa kabila dadaan. Kaya dito tayo dumaan, di ba? Ngayon dito naman. Yan si Freddy. Hi Freddy. Ay, nakamask ako kaya natatakot siya. Sorry. Si Freddy. Si Hawk na matakaw. Si Jason. Yan. Si Bradley. Si Batman. Si Batman very good lagi ito. Papalitan ko na si Batman ng pangalan. Kasi every time na may nangyayaring hindi maganda dito sa paligid niya, nagiging maingay. Para siyang broadcaster. So, ngayon, kasi mayroon na tayong Brad para hindi ma-confuse. Hindi pwede siyang tawagin broadcaster kasi mayroon tayong Bradley. At tawagin na natin siyang Anna.
announcer. Joke lang, Batman. Kaninang madaling araw, ginising niya kami. Kaya maaga akong nagising din. Kasi, parang may umatake doon sa Bibi Village. Tingnan natin, explain ko sa inyo. So, ayun. Kaninang madaling araw, mga before 5, mga quarter ganyan. Maingay si, nagising ako. Kasi maingay si Batman. Alam niyo yung parang, nagpapanik siya. Ginising ko si Kabukid, sabi ko si Batman, maingay. Tapos bumaba kami dito. Tinignan namin. Kasi every time na may commotion, na hindi kami involved, hindi involved yung Bibi Village at Chitokoko. Yung mga bibi, pag dumating ka dito, nakapahinga yan sila, lalo na't madaling araw. Pero kaninang umaga, nung pinuntan namin, kaninang madaling araw, nandito sila, nakatayo, alert yung mga leeg nila, na parang may kinatatakutan. So, pumasok kami dito. Tinignan namin yung paligid. Sila natatakot pa rin, yung mga bibi natatakot pa rin. Tapos, si Agilus. Siguro, may na siyang kinatakutan o kung ano man. Si Agilus, nandito. Nandito siya. Ay, asa na ba yung kamay? Nandito yung leeg niya, nakaganyan. Tapos, yung paa niya, nakasabit ng ganyan. Tapos, sabi ko, hala, si Agilus. Akala ko si Agilus, inatake ng ahas. Tapos, dinala siya dito. Tapos, nasabit siya. Tapos, nawala na si Agilus. Yung pala, sabi ni Kabukid, meron siyang iniwasan na something, kaya hindi niya makita yung kanyang hapunan, kaya dito siya nagsettle. Akala ko talaga wala na si Agilus kasi lupay-pay na yung leeg niya, tapos yung pala, yun ang kanyang pang-angkla. Hay nako. Anyways, yun nga, pinuntahan namin to kayo na madaling araw. Yan, si Barb, nandito, natatakot, nasa taas, natatakot siya, pati tong si Puti. Walang pangalan yung mga Puti, ha? Nandyan sila kasi natatakot. Yung tatlo lang to, yung apat na to nasa baba. Si Crinkles at saka yung mga Puti na nasa baba ngayon, nasa baba lang talaga sila mula kaninang madaling araw. Tapos tinignan namin dito. So, wala naman nangyari. Diba tinignan namin dito? Pagkatingin namin dito, wala namang kakaiba. Yung mga manok, nandito sila sa isang side. So, ibig sabihin, hindi dito sila naapektuhan nung may kung ano man doon sa loob ng Bibi Village. Yung nanay niya at saka yung mga sisiw niya sa isang side lang, may nakalabas. Tapos sila, nakahapon lang. Si Snow, nakahapon lang. Kinabahan talaga ako kasi kay Snow. Kasi, yung isa na lang si Snow na babae namin na siya mo. Kaya, malulungkot talaga ako pag may mangyari kay Snow. Tapos, si Machu Gapito, okay lang naman siya. Nakahapon lang din. Tapos yung apat na Puti, okay lang din. Tapos si Star, okay lang din nakahapon. Tapos ito, nakaupo lang siya, natutulog siguro. Basta tahimik lang dito. Ibalik na kita sa nanay mo nito. Yun naman ang Mount Arayat. Balik na tayo sa loob. Kakapi na tayo. Yun ang ating kwentuhang pang umaga. Lang ang kukwento ko sa inyo na ako ay nag-stroll hanap ng kape. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking morning lakad. Sana safe kayo, tsaka kape tayo.